Nasa labas tayo ngayon, mga kababayan, kasi na-invite tayo ng ating kaibigang regional director ng Philippine Information Agency ginagawa nilang weekly Bagong Pilipinas, kapihan sa Bagong Pilipinas. Ayan po. Ang featured department, yung Department of Agrarian Reform. So, importante ito, mga kababayan, malaman natin yung mga progress ng distribution dito sa amin. Sa Bicol Region po, ng mga CLOAS, ng mga title. Nagpapagang mga balita at pagtabagay sa mga isla ni Pusa. Opinyon, para at pagalanda sa katutuhan ng Pusa. What you see is what you get. Else, para sa ating mga magsasaka, para naman po lalong ganahan yung ating mga magsasaka sa kanilang pagtatanim. So tataniman na nila, pag-ari na po nila. And yung pagpunta ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito po sa Bicol Region, I think napakarami na yung na-distribute ng mga land titles sa ating mga kababayan. Yan yung chat sa akin ng director. Good EM sir, dar po ang feature agency today sa Kapihan sa Bagong Pilipinas 9 AM sa DSWD Hall, Boragwis, Legazpi City. RD Sindak is the featured regional director. So napakahalaga, mga kababayan, ang pag-uusapan ngayon. Kaya pumunta tayo dito sa Boragwis. Ito yung regional office. O dyan po, papasok tayo dyan. Doon po, ito yung signage ng DSWD. Ito yung neighborhood, mga kababayan, ng PBN Boragwis. Ito yung kinikwento ko sa inyo na mga programa noon. Programang pabahay, PBN, Pambansang Bagong Nayon. O, tingnan ninyo. Ito yung pinatayo ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Pambansang Bagong Nayon. Tingnan ninyo yung mga bahay po. Ang lalaki na po. Mayayaman na nakatira rito. Pati yung regional office ng DSWD. Nandito po nakatayo. Ita ninyo. Ewan ko yung mga residente dito kasi napakatagal na to, mga kababayan. Murang-murang pabahay ito noong panahon. Pero ngayon po, parang nasa first class subdivision tayo. Ganon kaganda ng mga pabahay ng ating dating Pangulong Apolacay. Marami siya dito sa Bicol Region po. Other than dito sa lungsod ng Legazpi, Pambansang Bagong Nayon, PBN Boragwis. May Bliss Project pa po, yung Bagong Lipunan, Bliss Project, dito pa rin sa lungsod ng Legazpi. Ang lalaki na rin doon, Bagong Abre yun, Barangay Bagong Abre. Isang araw, pasyara natin po para ipakita ko po sa inyo. At ngayon naman, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, may massive pabahay, housing, and may nag-chat sa atin, mga kababayan, na yung 4PH sa Naga City na kinover natin ng mag-groundbreaking doon yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Nasisimula na daw po. Sinimula na yung construction. Di ba napakaganda? So, pasok na po tayo, mga kababayan. Yan ang neighborhood po. Ipakita ko sa inyo ang neighborhood dito. Ang laki-laki ng subdivision na ito, mga kababayan. Doon, yung regional office naman ng Population Commission on Population Development. So, makikita ninyo yung neighborhood dito. Ang lalaki po ng mga bahay. Di ba? Mayayaman na po ang mga nakatira dito, mga kababayan. Yung Pambansang Bagong Nayon ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Medyo siya? Paakyat. Ayan paakyat po. Ayan ang regional office ng DSWD. May libreng kainan pala dito. So ito yung regional office po ng DSWD. Dito yung magiging katiyan sa Bagong Pilipinas. So ito po yung regional office ng DSWD. Ang ganda niya, mga kababayan. Ito ang neighborhood.
So makita ninyo, ito yung pambansang bagong nayon, ang neighborhood po. Mayayaman na po ang mga tao. Nagsisimula na yata. Nagsisimula na po. Nagtutugtog na ng bagong Pilipinas. Yan. So unahin ko na muna itong statement, mga kababayan, kasi napakahalaga po ito. Galing sa business group. Yan po. Maliit kasi siya, kaya hindi ko na mababayan na ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan. Click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng Malinis and Spaces Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, Aleco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin. Mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mahinam po sa paninigas ng mga kasong-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mix Food Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Oh,
delayed broadcast sa ilang buwang Diyos for 5 decades. Maria Nito na PIA. Si Dar, Director Sindak. Ang pinahan sa Bagong Pilipinas ay inorganisa ng Presidential Communications Office. Pumuan ang aming Director General. Tapakan natin ang kanilang Regional Director, RD Ruben Tidor Sindak. Ito po, beneficiary po siya ng, ng DAR. Kaya po yung kanyang titulo. And now, ladies and gentlemen, at this point in time, may I now inform sa Bagong Pilipinas. Pangalan po. Ladies and gentlemen, our main host for this kapiyan sa Bagong Pilipinas ang pangalan is an alumnus of the People's University of Colago. Science and Political Science. Colangi Albay. Sir Marlon, magandang umaga, isang makabuluhang mata agraryong umaga sa lahat po na nanonood at nanonood po sa ating pong programa dito po sa Kapihan sa Bagong Pilipinas. Of course, ito na po yung ating panglima na episode po ng ating Kapihan sa Bagong Pilipinas. At ang ating pong featured agency ngayon ay isang napakahalagang frontline department ng ating pong gobyerno. At sa ngayon po umaging ito ay mabibigyan natin ng pagkakataon na may lahat nila ang kanila pong mga nagawa at gagawin pa sa departamento. Ang featured agency ay ang Department of Agrarian Reform, Regional Office 5. Ito po ang inyong lingkod nga pala, Dudes Marianito. Ako po yung magpa-facilitate ng ating pong programa ngayon. At batiin ko lang po yung ating nanonood ngayon live dito po sa ating ginagawang kapihan sa Bagong Pilipinas. Nanonood po si Lacaria Garavil, ma'am. Thank you very much po. And of course, our very own Senior Undersecretary Cesar Chavez, sir, thank you very much po. At ang aming pong Director General, Jose Joe Torres Jr., ang aming pong Deputy Director General, Aris Gutierrez, sir, thank you so much for watching. And ito nga po ay live sa apat na mga radio stations region-wide. Kasama na dyan ang Radyo Pilipinas at ang Wow Smile Radio Network. Kasama na rin po ang DWDR and late or delayed broadcast po sa DWZR. Maraming salamat at hindi na po natin patatagalin pa. 23. Prior to his appointment, liaison and external affairs General from his violent beginning to his successful 2013 to 2014, and he held various roles in Bicol region, including regional intelligence chief, provincial director of the Masbate Provincial Police Office, and regional chief of the Highway Patrol Unit. He is a graduate of the Philippine Military Academy, class of 1984, obtained a master's degree in business administration in 2002 from Laguna Northwestern College, graduated from the 97th Management Development Program at the ASEAN Institute of Management in 2018, and has received numerous awards and recognitions. Aside from all these achievements, he can be described as a loving father to his 5 children and a devoted husband to his wife, Chris, especially our big society. Ladies and gentlemen, friends from the media, the snappiest DAR 5 Regional Director, Ruben Tidor C. Sindak. Thank you, Director Ruben Marianito, the Regional Director of PIA Bicol. Isa pong karangalan na maging bahagi ng programa ng Kapihan sa Bagong Pilipinas at sa ngalan ng aming kagalang-galang kalihim, Conrado M. Estrella III, kami po ay nagpupugay sa aming lahat na kaibigan, sa our friends in the media na nandito po ngayon at ibang mga panauhin, our distinguished guests who are present here this morning. Bago po ang lahat, nais ko muna magpasalamat siyempre sa aming gracious host, ang DSWD Regional Director, si R.D. Norman Laureo, who is a good friend from way back in Masbate.
po ng aming kalihim at mga may bagong opisina pala sila. Dito, kaya dito muna yung katiyan sa bagong Pilipinas Invest na sa regional office nila. Eksakto pong transition kami. Inampun muna ng BSWD. Media forum na to na kami lilipat na po sa regional government center na po sa Rawis. Doon lang po kami sa may tapat ng Commission on Audit. Kaya lalo kaharap na namin yung Commission on Audit. Diba? Para mas lalo kami ninervyos. Of course, isang pagpupugay din sa grupo naman ng Presidential Communications Office, si Secretary Chelo Garapil, si Yusek Cesar Chavez, Director General Jose Jo Torres, Adolfo DDG, Adolfo Ares Gutierrez, Rachel Ann Gabrador, at of course, ang Assistant Regional Head, Rizel Miria, na nandito na kasama ng paumlak sa amin ngayong araw na to. Pag-uulat sa inyo ng ano ba ang DAR, nasaan na kami ngayon, at saan kami patutungo. Okay, ready na po ba ang ating presentation? Founder, the mandate of DAR is to lead in the implementation of the Comprehensive Agrarian Reform Program or CARP through the land tenure improvement or through land tenure improvement, agrarian justice and coordinated delivery of essential support services to client beneficiaries. Ang aming mission, our mission in DAR is to be the lead government agency that upholds and implements comprehensive and genuine agrarian reform which actualizes equitable land distribution, ownership, agricultural productivity, and tenurial security for, of, and with the tillers of the land towards the improvement of their quality of life. Our vision, a just, safe, and equitable society that upholds the rights of tillers to own, control, secure, cultivate, and enhance their agricultural lands, improve their quality of life towards the rural development and national industrialization. Of course, ang Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program na siya namang ginamamahala sa ilalim ng Program Beneficiaries Development Division. Okay, bago po kukusimulan ang talakayan patungkol sa aming mga nagawa accomplishments sa mga nakaraang taon, nais ko po muna ipagbigay alam ang tatlong haligi ng aming kagawaran kung saan dito po iikot yung ating diskusyon at ang aming pagpapahayag at pag-uulat sa araw na to. Una ay ang Land Tenure Improvement Division or LTID na naglalayong mas mabigyang seguridad ang lupang sinasaka ng ating mga magsasakang beneficiaryo division or ang PBBD na naglalayo naman makapaghatid ng mga kasanayan, workshops at iba pang support services sa ilalim ng Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program or ARBDSP na pinaabot sa ating Agrarian Farmer Beneficiaries. Ang ikatlo naman ay ang Legal Division. Siyempre po, pag may usaping panglupa, may parating na usaping legal. Kasi very sensitive ang pag-uusap lalo na sa lupang agraryo. Ang Legal Division naman ay ang layunin nila ay makapaghatid ng inklusibong at agarang aksyon at maisulong ang patas at makatarungang reformang agraryo nang sa ganon ay maresolba ang mga isyu at mga kaso na kailangang pagtuunan ng pansin. Land Tenure Improvement under the Land Tenure Improvement Division. Mula po noong taong 2022 hanggang sa kasalukuyang taon sa ilalim ng LTID ay pinatupad namin ang Land Tenure Security Program or LTSP na nakapagpamahagi po tayo ng kabuuan sukat na 5,045 hektarya ng lupa na may kabuuan 3,420 titulo ng lupa sa 3,320 Agrarian Reform Beneficiaries o ating ARBs. Meron din po kami ngayon tinatawag namin proyektong split or project split or ang ibig sabihin nito po ay support to parcelization of lands for individual titling. Ang layunin ng proyektong ito naman ay mahihati-hati
ang titulo na nagmula sa Kulikuloa at may pangalan sa bawat magsasakang benepisya. Kasaysayan po ng tipo ng Kuloa sa isang nakaraang administrasyon ng collective po. Parang ang isang malaking lupain ay ipinangalan sa mga agrarian beneficialists na medyo marami po. Walang malinaw na paghahati-hati. Kaya ngayon po, ang layunin ng split ay linawin niya, i-define po kung sino ang may-ari na kung anong titulo. Ang pondong ginagamit naman dito po ay mula sa World Bank na siya namang aming pinapangalagaan upang mas masigurado maabot ang halikain ng proyektong ito. Sa aming kabuuan nagawa mula 2022 hanggang 2024, para sa project split mula po sa kabuuan 794 na CCCLOA or Collective Certificate of Land Ownership Award na ay hati-hati na po natin ito sa kabuuan 3,800 na po na electronic titles, modern na po ngayon, e-titles, or temporary e-titles na may sukat na 6,405 hektarya ng lupa na naipamahagi naman sa kabuuan 3,549 na agrarian reform beneficiaries. Nagkaroon po tayo ng isang napakalaki at napakahalagang araw noong 7 ng Hunyo sa taong kasalukuyan, yung pagpunta noong June 7, 2024, kung saan ang mismong mahal nating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. po ang nagbahagi ng mga titulo ng lupa na umabot sa 2,115 titulo na para sa ating mga agrarian reform beneficiaries. Nasabi po natin makasaysayan ito dahil si Pangulong Marcos pa lamang po ang nakagawa ng ganito sa larangan ng agrarian reform. Siya po ang kauna-unang pumulo sa kasaysayan ng mismong kagawaran namin na nagbahagi ng titulo ng lupa sa Rion Bicol. Sa kabila ng tagumpay na ito, hindi po lingid sa aming kaalaman na marami pa po karapat-dapat na Pilipinong magsasaka na ang naghahangad na makamit ang kanilang sariling titulo at lupa. Kung kaya hayaan niyo po sana kami ng pagsumikapang maabot ito at gaya po ng pinangako ng ating putihing Pangulo, buong puso po namin iniaalay ang aming tapat na serbisyo upang maisakatuparan ang lahat ng ito bago pa man matapos ang kanyang termino. Dumako naman po tayo sa mga nagawa ng ARBDSP o yung support services. Siyempre po, kung may titulo ng lupa, kailangan po natin masiguro maon maityak o mapagtibay at mapagpanatili nito at mapalago ng ating mga beneficyaryo ang kanilang mga produktong itinanim at sinasaka. Sa ilalim ng Agrarian Reform Beneficiaries at Sustainability Program o ARBDSP, nagbibigay po tayo sa ating mga beneficiary ng mga support services gaya ng farm machinery and equipment o tinatawag namin FMEs at farm to market roads, tinatawag namin FMRs, capacity building trainings at iba pa mga proyekto. Nangangahulugan lamang ito na sa oras na naibahagi po sa ating mga magsasakang beneficiaryo ang kanya-kanyang titulo ng lupa, hindi po nagtatapos dyan ang trabaho ng agrarian reform at ang aming pagsiservisyo. Alam po namin na sa tulong ng pagpapaabot ng iba pang supportang assistance gaya ng mga makinarya, mas mapalalago nila ang lupang kanilang sinasaka maging ang kanilang mga kinikita. Kaya naman, mula ang taon 2022 hanggang 2024, nakapamahagi po kami ng kabuuan 713 units ng iba't ibang farm machinery and equipment. Panahon lang yung na nakakahalaga ng 66,434,340 piso. Nagkaroon din po tayo ng pag-turnover ng farm to market roads or FMRs na mas makakatulong para mapalapit
o mapadiretso ang mga mamimili sa mga produkto ng Agrarian Reform Beneficiaries or ARBOs at sa pamamagitan din nun, lumago ang kanilang kita. Mula 2022 hanggang 2024, nakapagtala po tayo ng 18 farm-to-market roads sa iba't ibang lalawigan sa rayon natin at nakapaglaan po tayo ng pondo ng 800,000 piso na nagkakawang distansya na 39 na kilometro. Meron din po tayong 32,210 na Agrarian Reform Beneficiaries sa Bicol na patuloy na nabibigyan ng suporta ng kagawaran mula sa 581 na Agrarian Reform Beneficiaries Organization. Ito yung mga organization na to ang gumagabay at tumutulong sa nasabing mga Agrarian Reform Beneficiaries. Nakapagbibigay din tayo ng marketing assistance sa pamamagitan ng programang Partnership Against Hunger and Poverty or PAHP para sa aming Agrarian Reform Beneficiaries Organization na layong magsugpo ang kagutuman at kahirapan sa tulong ng pakikipag-ugnayan ng bank sa iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng Bureau of Jail Management Office or BJMP at iba pa. Ito'y nakakatulong upang magkaroon ng regular na kita ng Agrarian Reform Beneficiary Organizations alinsabay sa pagkakaroon ng regular na supply ng pagkain para sa persons deprived of liberties, their liberty. Sa kabuuan, direkta na i-connecta po natin ang ating mga farmer organizations sa 17 na mga institutional markets kung saan kumita po sila ng aabot sa 6,634,493.94 na malaking tulong para sa mapanatili ang estado ng hanap buhay ng ating mga ARVs. Noong taong 2022 hanggang 2024, meron po tayong iba't ibang issue at kaso na kailangan magsorba at mabigyan solusyon. Ito'y isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng ating tungkulin pagkat isa sa ating mga layunin at makapanghatid ng isang makatarungan, pantay at makatarong reformang agraryo. Sa Resolution of Agrarian Law Implementation or ALI cases na aming itong tawagin, nakapagtala at nakapagresolba po tayo sa mga nakaraang taon hanggang sa ngayon ng kapuang 2,119 na kaso. Sa pagbibigay naman po ng Agrarian Legal Assistance sa judicial, meron po tayo kabuuan 772 na mga magsasaka na i-representa ng division. 2,028 naman sa quasi-judicial at 14,562 naman sa mediation. 2 billion pala po ang budget allocation dito. Dito ay para sa taong 2022. 779,100,134 for 2 years na siya from 2022 to 2023 for this year para sa kasulukuyan 5,660,000 ito beneficiary po ito. Isang pag-aaring reform sa Kulabi, Albay. Nakabot ako dignikan taong 1969 ang Kulabi Dignikan nagbukta ako. Nandito siya mismo. Mananaya ko. Pag-retire ko pa 2004 dahil ako nagkahi. Kung magkasawa na akong mananaya. Sisiyo lang. Siya mismo mga kababayan ang beneficiary. Tuwang-tuwa siya mga kababayan. Kuya Dumasa, Otis Kilo Ring.
nabigyan na siya ng lupa. Nagay mas malaki po sila dito sa bayan. Papa, ito yung anak niya, mga kababayan. 38 years daw sila naghintay. 38 years kayo naghintay before na award. Ngayon lang sa panahon ng ating Pangulo. Bumbong, grabe. Ito pa lang po ako nakuha yung... Ay, grabe pala. Napakatagal. Grito. Then, unlock po yun. Inultimate siya ng pangalit. May araw at saka yung asaro. Kaya pala siyang hagdan-hagdan palayan. Ginawa niyang parang hagdan-hagdan palayan para maging palayan. Mensahe ninyo sa ating Pangulo po po. Thank you so much po sa ating President Bongbong Marcos po. Kasi binigay niyo po ito noong nagkaroon na kami ng security na meron kami memorandum, parang memory sa aming father if ever siya pumawaw. Apat po kaming napagtapos sa universidad ng aming ama sa pamamagitan ng lupa niya. Meron po, ang kapatid ko ng panganay ay art engineer. Dalawa po kaming teacher at isang accountant. Diyan po kami nanggaling sa lupa. Ano pangalan po ninyo? Ako po si Irene Bulagong Tiki na isa rin po ako sa kasama ng papa ko na nagbunggal ng lupa na yan. Naranasan ko pong magtampak ng tilapin at magtanim ng mga palay na yung tawag po noon is aso. So ako po yung lagi nilang kasamang magtanim ng kamote, mais. Ngayon po, ang mga tanim dyan ay kakao at saka niyog. At saka yung mga guyabano po na pinagtulungan namin ng tatay. Ilang hektar yung nabigay sa inyo? Bali po, yung isa po nasa 7,000, yung isa nasa 4,000. Square meter? So haros kalahating hektar yan. Siya po, magagamabayan yung beneficiary. Yung tatay lang nakausap natin. 32 years. Mismong so magsasalita siya. Mga nakahaga sa inyong gabos, inot ko pong pasasalamatan ang membro kan Darsa Pulangi. Salamat daw sa Darsa Pulangi. Panduwa po ang ligaste Vicento Molina Dar ligaste. Ang pantulo, ito si Robin Diodore Sindak na Kuyang Pantay. Yan, si Director Sindak po ng Daro. Pasalamat siya. Yan ang pakulig Vicente. Nandito daw siya. Napasalamatan ko si pati ka mong dito. Salamat sa pagdikdi ko. May istorya ko sa inyo kung paano ang dagang ini pinag-cultivate ko. Nagsimula po 1988. Pinag-cultivate ko ini ang dagang inihali ni Dumangke Lazaro. Bicol kasi yung pinagsasalita niya. Hindi ninyo maintindihan po, kababayan. Pasensya na. Nalot nga po yung kanyang pumatasong balay bukuran. 32 years siyang naghintay. The government can really produce a kind of service sa ngayon at sa panahon ng ating Pangulong Marcos na award sa kanya. May order pala po na i-fast track ang lahat ng distribution. Thank you very much, Sardin. Maraming salamat para po Herald Tambay. Sir Dante, thank you very much. Let's kasi po, natagalan masyado. Tinanong ko kanina, natagalan masyado yung pag-award kay Lolo. So that ends our yung coverage natin, mga kababayan, dito sa Kapihan sa Bagong Pilipinas. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye.